Tapos isinilid sa drum. Diba? Grabe. Oh. Ito yung video ni Duterte. Kasama niya si Michael Young dyan. Diba? Yan o, pagdating nila. Ito yung video nung ano kanina. Yung nagulat si Digong, eto. Oh, diba? Talagang ano eh, talaga ayan o, si Michael Young. Teka, bakit walang audio to? Dapat meron to eh. Wala, tahimik talaga yung video. Oh, ito yung kay Duterte. I'm trying my best. Huwag kayong maniwala nitong... Ayan, ito yun na. Huwag kayong maniwala nito. Lalo na ito si Asierto. Ito nga yung nag... Putang... Tanungin ko kayang military pati police. Bakit buhay pa yung putang inang yun? Man, he... 'Di ba? Gustong-gusto niyang mamatay talaga, mamapatay talaga etong si ano, si Asierto. At ako ay naniniwala na talagang inutos niya ngang patayin ito. Kasi 'yun ang sinasabi rin ni ano eh, ni Asierto eh. Hmm. Tapos dito binintangan niya tungkol dun sa AK-47. Eh samantalang nung tinignan ko yung article po kung sino-sino yung mga tao na nakasuhan doon. Do sa mga pangalan nun. Wala naman doon ang pangalan pala ni Asierto. Yun rin ang binabanggit ni Attorney Claire. Kaya nga po, na ano, inalis doon sa kasuhan si Asierto. Tapos na-reinstate siya. Ang nagpabagsak sa kanyang matindi, ito na nga pong 11 billion shabu. Imported na shabu. At ang kanyang number one na accuser, wala hong iba kung hindi etong si Jimmy Guban. Yan ang sinasabi rito. Yan sa artikulo rin ng Rappler. Okay? Ano sabi dyan, ha? Tignan nyo. And it's Colonel Asierto. Yan, who is the veteran anti-drug cop? Yan, sino raw po itong si, itong veteranong kontra-droga na si Eduardo Asierto? Yan. Sabi dyan, drug allegations are inching closer to Malacanang, this time hitting President Duterte's longtime acquaintance and former economic advisor, Michael Young. Ngayon, ito yung allegation. Michael Young has possible links to illegal drugs that could reach up to Duterte's hometown, Davao City. Yet, police and palace officials neglected investigating Young and thoroughly. Okay? And then, this has raised the question about the Duterte government having different standards in this, its relentless anti-drug campaign in the government lukewarm to probing people close to him, while thousands on mere suspicion of using drugs have been killed in his violent anti-drug campaign. O nga naman, kasi ang ginawa po nito nila Asierto daw, sabi niya, ay gumawa sila ng report, di ba? Ito, sabi nito. Tsaka ang ginawa nila rin sa report, sinabihan nila yung presidente kasi baka nga raw po, eh hindi nalalaman ng presidente kung ano talaga ang nangyayari. Yan. Kaya sabi niya rito ha, Asierto, the good cop, hailing from Manila, PMA graduate pala siya, no, from PMA 1989. Okay, dapat niya graduate siya 1988. Kaya sabi niya, hindi siya nangunguna sa academics, hindi rin siya kulelap, siya, di siya palaging napapansin. Okay. So parang pangkaraniwan lang. Noong 2003 daw, sabi rito, he was included in the founding team of PNP's first anti-illegal drugs special operation task force. Yan. There, Asierto took part in the drug bust across the country up until was promoted to commander of an anti-drug unit before becoming its executive officer. Okay. Ngayon, yung mga achievements nila, ito. Inside the AIDG, he was able to rise to the deputy chief for administration position, which he kept until 2017. So, si Duterte na nakapwesto.
That was when the unit was abolished after its members were implicated in the Camp Krami murder of South Korean businessman Ji Ek-ju. Ito na balita talaga ito dati. So ito nga anti-drug group na to dinisolved. Bakit? 'Di ba? Yun ang kahinahinala rito. Bakit ito dinisolved? Hindi ba dapat equip nila 'yan? Oh. Ito pa. When AIDG was re-established as the PNP, ito na yung naging PDEG. Okay, naging PDEG na. He stood again as the elite anti-drug group's deputy chief for administration. In an interview with reporters on March 27, sabi ni Oscar Albayalde, they found no links between Acierto and the AIDG men who were accused of killing the South Korean. Okay, so wala siyang kinalaman doon, sabi ni Albayalde. Okay, and then, teka. With so much experience in an anti-drug operations, Acierto has earned the reputation of being among the PNP's most seasoned anti-drug operatives. Diba? Kung totoo po si Duterte ay talaga ng mga anti-drug char, hindi ho charot, diba? Bakit sinira niya itong tao? Ang ganda ho ng track record, oh. Tingnan nyo ha. So, napakalawak po nang naaabot ng kanyang intelligence. Yung mga sources niya, sabi nga dyan, may mga nanggagaling po dyan po sa United States Drug Enforcement Agency na mga tipsters niya. Diba? Ibig sabihin, talagang kinikilala ang kakayanan nito ni Acierto bilang anti-drug cops. Now, noong 2003, isang na-raid po na drug laboratory sa Antipolo, 2006, yung ito nabalitaan ko to. Itong Shabu Changge. Putra guys, saan ka ba naman nakakita na ang Shabu Changge na ganong kalala ang nangyari na sa Pilipinas noon, 'di ba? Ngayon naaresto yung mag-asawa sina Amin Imam Boratong noong 2005, nakakuha pa ng 675 kilos ng Shabu worth 1.3 billion tapos nagkaroon ng extradition dito ni Calvin Tan mula ho sa Hong Kong. Okay, and then isang tonelada naman ng ephedrine at yan po sa malapit lang ito sa amin. Ito ho sa Pegasus, ito malapit. Quezon City Avenue, yung kalye roon pagkapunta ka ng paharap ka ng papuntang Fairview o EDSA, kakanan ka lang. Yan, ito yung pagkanan mo, Quezon Ave, Chutoco, ito yung Pegasus. Nasa pagitan sila ng funeraria St. Peter. Yan. So ito, nabalitaan ko rin to noon. Sabi ko, shit, ang lapit lang dito. Merong laboratory pala rito. Noong 2015, na-aresto po si Horacio Herrera na member po ng grupo ng drug cartel, yung Sinaloa drug cartel. 2016, he led the AIDG team in one of the first law enforcement operations which took down Shabu Lab. Back up by the local cops and the PDEG, Acierto and his teammates brought down the mega Shabu Lab in Cagayan, Isabela, okay, which led to the death of two suspects and the seizure of an assortment of drug manufacturing equipment. Diba? Magaling na tao talaga. Ito na yung naging bad cop na siya rito. His accomplishments are only matched by the controversies that bounded him. He was first ordered dismissed from the police service 2015 dahil nga sa office of the ombudsman after being implicated dun po sa 100 million dubious deal with a courier company ng Verfast. Okay? It was the same anomalous deal that got former PNP chief Alan Purisima dismissed. Actually, marami yan eh. May listahan yan eh. Well, Acierto contested that decision, was able to get himself reinstated. Kasi inapila niya yan eh. Inapila niya itong desisyon ng ombudsman. Ombudsman naman, kontrolado naman ni Duterte noon. So, sa Court of Appeal siya umapila. So, ni-reverse ng ombudsman na reinstate po etong si Acierto. Sabi, but Acierto was not of the hook. Mayroon pang panibago na namang problemang inilatag sa kanya. Noong August 2018, Acierto was dismissed from service again by the ombudsman again after he was found to have taken part in the selling of 1,000 AK-47 rifles
two communist rebels between 2011 and 2013. Dati ho kasi si Asierto, kaya siya nasangkot, nasa licensing division siya dati. Eh kako, ano naman kinalaman ni Asierto doon kung nasa licensing? Eh hindi naman nagpapalisensya itong mga NTA. Pero dito, pagka, nung nireview ko talaga ng maigi, wala ho talagang makikitang koneksyon nito na sinasabi ni Duterte na siya ang nag-import nitong AK-47 at kanyang dinala o diniliver dun sa mga NTA. O, kung hindi, ano lang talaga, bunganga lang. Mamaya, reviewin natin yung recording ulit. Sabi, his main accuser. Okay, ito yung sa ano ha. Ito yung kay Jimmy Guban na. Sabi nito, teka. In October 2018, he was accused of masterminding an estimated 13 billion shabu shipment in July. And shabu worth 2.4 billion intercepted at the MICP. Stuff inside the magnetic lifter. Naalala niyo yun? Paeldod time yan. Diba? And the 11 billion worth of missing shabu suspected to be packed in similar containers found in Cavite. Ito yung na-deliver sa Cavite, tapos may dadatnan doon na caretaker. Sabi ng caretaker, grinder lang yun at kinuha yung mga laman. Talaga namang dinesign lang ito na magmukhang magnetic lifter, but in fact, hindi talaga siya magnetic lifter. Lalo na yung size, sabi ng mga eksperto, pag yan ang ginamit, mahodaling mahulog yung mga binibitbit. Okay, ito pa. Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, yung main accuser niya. During the Senate hearing, Guban disclosed that Asierto had course cash through him to facilitate the shipment of the magnetic lifters. Later believed to be packed with shabu, complete with a rental of a warehouse and use of a fall guy as a fake mastermind. Ito naman talaga po, yung kumalat na kwento noon. Muntik pa nga yung sa Cavite na caretaker na mapagkamalan. Muntik pa nga yung na mapatay eh. Kaya lang, tong mama, talagang sinabi niya sa media na bantay lang ako rito. So, dumating lang dito yan, walang pasapasabi, basta't nakatimbre lang, hindi namin alam kung kanino yan, yung nagpadala niyan dito, ano lang sa kanya, kumbaga finacilitate lang para ma-deliver dito. Tapos may nagdatingan ng mga tao, ayun, binuksan, binutas yung magnetic lifters, kinuha yung laman sa loob, pero hindi naman daw siya sigurado kung shabu, pero mga nakapak daw yun. Tapos umalis na, iniwan na yung bakal. Okay. And then, Guban added that the tip to intercept 2.4 billion shipment came from Asierto himself. Guban said Asierto has asked him for help to pull out the abandoned lifters, but Guban supposedly insisted on just intercepting a shipment. Asierto supposedly agreed. Okay, ito yung pinalilitaw nila na ano na ipinahuli yung isa pero yung apat tinangay. Okay, para lang maligaw. Okay, Colonel Asierto was providing staggered or piecemeal information as a tip or tips until we were able to locate the illegal drugs, sabi ni Guban. With 40 other individuals, Asierto has been accused by PIDEA of conspiring to import drugs. Grabe. Diba? And then, Asierto never attended hearings dyan sa Congress, but attended two sessions at the Senate. In the one chance he was given to speak extensively, he tried to clear his name while admitting mistakes in the line of duty. Sabi, those years' experience have taught me a lot and I've learned from them. I see the uniqueness in the illegal drug menace from the other crimes as it victimizes all sectors of society, sparing no one. Sabi ni Asierto. Pagkatapos yan, isang buwan makalipas, nagtago na etong si Asierto kasi nga naman, paka po siya mapatay. Ito naman yung ano, yung sa AK-47. Okay? Ito yung sa AK-47. Alright, here we go. Yan. Sa AK-47. Petsa nito, 2014.
So ito yung mga tao na natanggal sa pwesto. Mineses, Estiles, Petra Santa, Rentoy, Katiis. Tapos, the other respondents are Asyerto, nasa licensing division. Sabi ko nga, bakit naman nadamay ito? Ano kinalaman niya ron? Sa hindi naman nagpapalisensya yung mga NTA. Ang nangyari po raw kasi dito sa mga armas na to, kaya raw pala ito napunta sa mga NTA ay tinakot, hindi po si Asyerto ha, ibang tao po yun. Tinakot daw po siya ng mga NTA na papatayin. Kaya ang ginawa niya ngayon, tinasilitate niya na unti-unting mapunta sa mga NTA. Naalala ko rin itong insidente na nagtataka ang ating mga sundalo bakit nakaka-recover sila sa mga napapatay nilang NTA na naka-AK-47. Oh, noong mga panahon na yan ni Duterte at ni Pinoy. Tapos yan nga, nagkaroon ng investigation kasi ang ginawa nila ng mga sangkot diyan ay gumamit sila ng mga may pangalan ng mga mining companies na siyang umorder ng mga armas abroad. Ginamit nila. Pero mismong yung mga ginamit nilang mga pangalan, hindi alam ng mga mining companies na to na mayroon palang existing na orders at paparating para sa mga supposedly bodyguards nila. Pero wala talaga silang order. Okay, ginamit lang sila. Ganun yung nangyari dyan. At dito, isiniksik dito ni Duterte yung kanyang pangalan. Dahil lamang na nabanggit siya rito sa other respondents. Which is, ito nung natanggal siya, question niya sa Court of Appeals, tapos na-reverse yung decision ng ombudsman at na-reinstate siya. So, ang pinakamabigat niya ngayong problema, ito pong kwentong ginawa sa kanya naman ni Jimmy Guban. Pero tingin ko, ito, magpapakita na po ito si ito, yung mga pangalang ginamit. JTC Mineral Mining, Clever Mineral Mining, To Secure Firearms, the CIDG chief told reporters in a press conference noong 2014 that the other companies did not know of Magalong's plan. Yan. Grabe, lagay ko yung links ito mamaya para mabasa nyo rin. Pero nung pinapanood ko nga ito kay Attorney Claire kanina, grabe, naawa ako kay Asyerto at saka yung isang interview niya. Ang report nga sa akin is involved sa illegal drugs. So, naganap ako ng information kung paano ko mababadidate. Ang report nga sa akin is involved siya doon sa Davao laboratory na labas namin. So, nag-backtrack ako doon sa information na hawak namin before. Fortunately, meron ako nakuha isang tao na merong involvement doon din sa may alam doon sa Davao. So, kinausap namin siya. Kinausap ko siya. Pinakitaan namin siya ng mga litrato, yung gallery, yung ibang litrato ng Chinese. Tinanong namin siya kung meron siya makikilala. Naituro niya si Michael Yang. Pero ang sabi niya noon is, yan sir, yan si Alias Dragon, sabi niya. Sabi ko, bakit Alias Dragon? Sir, may tatong dragon niya sa likod. Baligat niya. So, yun yung naging na-validate ko na involved nga si Michael Yang sa drugs, sa illegal drugs. Bakit ito yung special interest? Special interest? Hindi man special interest. Kasi investigador ako, police ako, di ba? So, normal lang na-imbisigahan ko eh. Si Michael Yang, linawin ko lang ah, hindi ako unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang. Pero si Michael Yang, 2016, April 2016 pa lang, meron na akong info. Kaya lang, yung info is, it took me more than a year para mabalidate yun.
about kung sino si Michael Young at si Alan Lim. Si Michael Young, based dun sa report na isinadmit ko sa kanila, is involved siya doon sa pag-establish ng clandestine Shabu Laboratory sa Domoy, Davao City, na nahuli rin namin, na lalansag namin noong December 31, 2004. Ano yan, bagong taon. New Year yan. Ang report is siya ang tumanggap, siya nag-facilitate ng dalawang 20-footer container van. Election pa lang. Sinabi na sa akin na kasama nga si Michael Young ni Presidente. At that time, ayoko pang maniwala na ang nasa loob ko noon is baka hindi alam ni Presidente, ni Mayor kung ano na yun. Gumawa ako ng report. Actually, ito yung report. Ayun. So yung report na ginawa niya na yan, yan ho yung magbabago ng buhay niya. Yan ang magbabago ng buhay niya. Ganun din yung kanyang kaibigan. Mamaya mapakita ko sa inyo. Yung natagpuan po sa loob na lamang ng drum. Ang pangalan po ng kaibigan niya, isang retired major na investigator din, si Lito Pirote, na kinidnap noong 2019. Na pareho lang din naman ginawa nila, similar reports yung ginawa nila, na para ma-aware ang PNP, ang presidente natin, si Duterte, yun lang naging mitsa ng buhay niya. Kaya nga si Asierto, di ba, tumakas kaagad. Dahil alam niya kung ano yung kasunod na posible nakahinatnan niya. Ipinasa ko to sa taas eh. For General De La Rosa, kay General Albayalde, kay General Aquino, Director General Aquino, ilang opisyalis ng mga Malacanang, para sabihin sa kanila na merong dalawang Chinese na laging kasama si Presidente. Baka hindi alam eh. Yun yung purpose ko eh. Baka hindi alam ni Presidente na yung kasama niya is may involvement. Kung hinihingi mo yung concrete evidence, kay Michael Young walang na-file na kaso sa kanya eh. Di ba? Pero kay Alan Lee, merong na-file na kaso. Na-dismiss. So that is already a definite na involved siya sa illegal drug. Di ba? Di ba? Tapos lagi silang magkasama, Alan Lim and Michael Young. May info si about Michael Young na involved nga din sa Davao. Alan Lim involved sa Cavite, Michael Young sa Davao, nagsama. Anong conclusion nyo, di ba? As investigator na ano, meron ka ng inclination na involved silang dalawa. Ang conclusion mo doon is nakapenetrate na nga yung sindikato eh. Sa taas eh. Yun yung naiisip ko na ano. Kasi kung babasahin nyo rin yung report ko, ang nakalagay dyan sa report ko yung assessment namin, assessment ko is Michael Young Group is nagiging conduit ng sindikato sa pag-import na ng Shabu sa atin. May access na sila dun sa ano eh, sa authorities eh. Diba? Lagi nga silang kasama. Nabasa nila. Okay, so yung sinasabi niya rito na nagiging conduit and then meron silang access sa authorities. Kung di ako nagkakamali, meron tong asawang Pilipina na kumandidato rito sa Quezon City. Kaya lang, parang na-DQ yata yun dahil ang issue noon ay vote buying. So, ang pinakapunto rito, katulad po ng pattern din kay Alice Goo. Diba? Na pinipenetrate nila yung gobyerno na. Dati, pinipenetrate lamang po nila ang mga negosyo rito sa ating bansa na masa ilalim ng control nila, diba? Para kahit pa paano, meron silang matibay o malakas na pang leverage sa ating gobyerno para makontrol, matakot sa kanila na pag kami hindi na kami nakipag-transaction sa inyo, wala kayong magiging supplier, kami lang inaasahan nyo, ganon. So kailangan sumunod kayo lagi sa amin. Diba? So sabi nga sa inyo, ang mga inchik matyaga yan. Pero focus sila sa isang goal nila. At yun ang ginagawa nila sa atin. Ngayon naman, ang tinatarget na nila, since panahon pa ni Pinoy,
ay tinatarget na po nila talagang pasukin. Actually, panahon pa ni Gloria Arroyo yan eh. Pinapasok na nila ang ating gobyerno. Diba? Ngayon, ang tinatarget rin nila, including the LGUs, ganun na kalalim. The time of Duterte, and then itong time rin po ngayon ni PBBM. Ganun ang look at Alice Goo. Diba? So, yun ang binabanggit dito ni Colonel Acerto. Yung report. Hindi naman sila naimbestigahan. Sina Michael Yang, ako ang iniimbestigahan ngayon. Lumabas ako ngayon dahil muna, kailangan talagang malaman ito ng taong bayan. Kasi meron akong impormasyon, ibinigay ko sa mga taong may otoridad para aksyonan yan, gawa ng ano, aksyon. Wala silang aksyon eh. Diba? Tapos parang ngayon binabaliktad ako na ako na yung involved. Pag siguro alam kong patas na yung meron bang nakikita ko na merong justice, merong fairness. As of now, hindi level yung playing field para sa akin. So after this, hindi na talagang in hiding na kayo tuloy-tuloy. Andyan si Presidente Duterte siguro. Kung ikamatay ko man ito, okay lang sa akin. At least nasabi ko na sa inyo na ilabas ko na yung nasa loob ko. Ang inaalala ko lang naman is yung pamilya ko. Part ng servisyo namin yan eh. Okay. Ay nako, grabe. Yung inakala natin na presidente na parang perfecto, talagang para sa bayan natin, lang iya. Eh, malademonyo ho pala talaga ang pinagagawa. Talagang sinindikato ika nga ang ating bansa. O, ngayon, ito naman pakita ko sa inyo. Yung nangyari doon sa kanyang kaibigan. Okay? That's Michael Yang, Bonggo. Grabe, no? Angas si Bonggo. Ito ho ang kina-endingan ng kanyang kaibigan. Okay? Na sabi nga niya eh, magaling na investigador yan. Bakit tinamay? Bakit ganyan? Ito ho, nakuha itong bangkay nito. Nakita ito ng mangingisda. Nabalita rin to eh. Na actually, nung panahon ni Duterte, lagi naman nakakuha talaga ng mga bangkay na nakalubog. Mga drum na halos pare-pareho yung itsura ganyan. No, nakasemento. So yan nga po, nung makita yan, yung kanyang pamilya, eh, humihingi ito ng tulong na sana eh, mapa-DNA. Yan. Yan o, natagpuan yan sa yung skeletal remains yan noong December 31 po, magbabagong taon 2019. April ito dinukot ng 2019, diniretso talaga, pinatay. Okay? Sabi rito, in hiding since 2009, si Acerto says, the search for him continues to have been killed, says ex-cop Lito Perote, who was abducted in 2019 after filing similar reports. I'm not a drug lord. The real drug lord are Michael Yang and Alan Lim. Ito yung kanilang matrix. Diba? From Acerto. Yan. Pareho yung kanilang ginawa. Ang problema, talagang proven na pinapatay sila. Si Acerto lang talaga sinuwerteng makapagtago. Ngayon, pinalusutan pa nga po pala yan nito ni Pali. Ito, palito. Ni Salvador Panelo. Ang sabi ni Panelo, ang tinutukoy daw po dyan ni Acerto ay ibang Michael Yang. Naalala ko ito eh. Ibang Michael Yang. Kasi nga naman, maraming Michael Yang. Common yung pangalang Michael. Common din naman yung apelidong Yang. Yung sa Chinese name na Yang. Yan. Grabe yung palusot, ano? Grabe yung palusot, eh. Ibang tao daw yan.
Ayan, si Michael Young at the Dragon ng Davao City. At saka isa pa ho, etong si PBB, si FPRRD, may mga videos na pag kinakausap niya si Michael Young, Tagalog, marunong humag-Tagalog yan. Kaya lang, parang si Alice Go lang din nung nakaraan sa hearing, di ba? Eh, laking farm, hindi marunong, pero siya marunong mag-Tagalog, fluent si Alice. Ito naman, hindi raw fluent. Kaya may mga, translator pa. Di ba? Ang lakas nga manggago eh. Ayan, sabi rito, Bacolod City Police Colonel Henry Binias, Director of Bacolod City Police, said Tuesday that the family of the retired Police Major Lito Pirote requested them to subject to DNA test the human remains sealed in a drum which was found on the shoreline of Barangay Banago on December 30, 2019. Binias said Pirote's daughter coordinated with and told him about their plan during the New Year's break. Kasi hindi ho talaga sila tumitigil yung pamilyang umasa na ito po ay buhay pa at hanggang ngayon hindi nakikita itong si Pirote. Kaya nga, ang talagang malamang na rito, ito nga pong nakuha doon sa loob ng drum. Pati nga result doon, hindi na nilabas eh. Diba? Grabe, nakakatakot nga naman kasi ganung panahon. Okay, next natin yan. Yan, ang kina-endingan. Diba? So, hindi naman ito paninira na, diba, nabigyan na natin kasi ng 6 na taon si Duterte. Diba? Tapos, itong mga taong ito, katulad ni Asierto, talagang consistent sa kanyang sinasabi. Hindi nagbabago yung statement niya. And then, ito naman kasing nakaiwas po na maisilid sa drum si Jimmy Guban. Kailangan niya po talagang magsinungaling. At kailangan niya talaga na manahimik after na magsinungaling siya. Nang sa ganun, mabuhay siya. Eh, ito kasi po talaga, katulad ni, katulad dito ni si Pirote, katulad ito ni Asierto. Palagang iginigiit nila. Ang intention lang naman kasi nila nung una ay, ang sinasabi nila na ang Presidente Duterte ay baka hindi niya nalalaman, ay siya'y napapaligiran na o meron na pong 2 inchik na sangkot dyan sa illegal drugs. O, yan na nga si Michael Young at saka yung isa. Ayan problema. Aware pala si Duterte. Ayun ang ending. Nagka-leche-leche na. Hanggang sa, eto na nga, nagsalita si Duterte na, di ba, bakit buhay pa daw etong si Asierto. I'm trying my best. Huwag kayo maniwala nitong lalo na ito si Asierto. Ito nga yung tanongin ko kayang military pati police, bakit buhay pa yung putang inang yun? Lalim ng galit eh. Yes, tama po. Man, he was the guy na nag-import ng AK-47 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Police itong gagong to, ha? Di ba? See? Kanyang accusation. Alam niya naman ang gawain ni Duterte, di ba? Inamin niya rin naman. Nagtatanim ng ebidensya, nag-create ng controversy, ganon. Wala siyang pakialam kung yung tao ay maperwisyo niya. At the end of the day, mapapawalang sala, makakalaya, at least nagawa niya na maperwisyo yung tao. Di ba? Ganyan lang. Ganyan ang ginagawa niya sa mga kalaban niya sa politika. And remember, Lenny Robredo, hindi ba naging issue kay Lenny Robredo rin? O, ano kay Lenny Robredo? Lenny Robredo ay at the NPA. Tapos etong mga minions nila, itong mga pulmoronics, naglabas ng mga pictures na mayroong babaeng kinasal na ang layo-layo ng mukha para maging si Lenny, kinasal daw sa isang NPA commander. Ay, ang buhay talaga naman ito. Grabe, no? Kapag ka naging kalabang kanila, talagang
talagang sisirain nila ng sisirain talagang pagkatao mo. So, tapos eh, look at the case of Leila De Lima, di ba? Matapos ng mga abala, mga perwisyo, nasabihin lang nila, wala naman akong pakialam dyan o ano yung maging resulta nung sabihin ng judge. Oh. Kasi nga naka-perwisyo na eh, bilhin mo 7 years halos, ikinulong yung tao, di ba? Naka-perwisyo na kasi sila. Ganon. Kaya pagka nakalaban mo, pahihirapan nila ang buhay mo. Kaya naman din, tingnan nyo naman din si Sarah, kanina sa Senate hearing, di ba? Pakita ng, ano, ng ugaling, ano, ugaling sutil. Pareho ng tatay. Okay, so iwan muna natin to, dipuntahan natin